BSS, welcome to Bitoy Story 33. Itong mga panahon na to ng quarantine, namimiss ng marami sa atin na magbiyahe. Namimiss natin ang bakasyon. Yung iba para-paraan sa loob na lang ng bahay, nagtutour doon na lang sa bakura, nagsiset-up ng mga kiddie pool. At yung iba, kagaya ko, binabalikan yung mga photos and videos ng mga memorable vacations nila. Well, para sa akin, ang sulit na bakasyon ay yung makapunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Makachika ng mga taong hindi mo kilala at magawa ang hindi mo pa na-experience. And it doesn't matter kung malayo, malapit, malamig o mainit ang pupuntahan mo. Ang importante, masulit nyo yung gagastosin nyo. Noong June 2013, yun mismo ang ginawa namin ng pamilya ko. Nung tinanong ako ni Mrs. kung anong trip kong gawin ng summer vacation that year, sabi ko, gusto ko uli mag-cruise. Pero gusto ko sa ibang lugar naman. At dahil mainit dito sa Pilipinas, gusto ko sa malamig na lugar. PSS, ngayon babalikan natin yung second Disney cruise namin at kahit medyo nakailang cruise na rin kami at yung mga napuntahan namin na talaga namang magagandang lugar, ito lang ang masasabi ko. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Speaking of travel, itong vlog na to is super powered by USSC. Okay, siguro iniisip nyo, ano ang connect ng USSC sa travel? Mga ka-super, alam kong mahirap pa rin mag-travel sa ngayon. At siguro marami na rin sa atin ang gustong makita yung mga pamilya o yung mga kaibigan nating matagal na rin nating hindi nakakasama. Okay, sige, gets ko yan. Pero mga ka-super, kailangan pa rin natin ng doble-dobling ingat para makaiwas sa sakit. At sa dami ng naririnig nating mga bad news, kahit papano, meron akong good news na sasabihin sa inyo. Hindi man natin maiyakap yung mga loved ones natin, meron pa rin namang paraan para maiparating yung love and care nila para sa atin sa tulong ng USSC. Para sa lahat na tumatanggap ng padala galing sa loved ones nyo sa abroad using MoneyGram, may 25 peso cashback promo ang USSC para sa inyo. Lahat po ng first-time customers na tatanggap ng MoneyGram sa USSC stores ay makakakuha ng 25 peso cashback sa Panalo Wallet nyo o yung e-wallet ng USSC. For more information mga ka-super, i-follow nyo lang ang USSC Super Service Stores sa Facebook. That's facebook.com/ussc.philippines. O ayan, hatid po sa inyo ng USSC para sa lahat ng ka-super natin, lalo na dahil nga mahirap ang mag-travel sa panahon ngayon, no? Diba? Sabi sa inyo may connect eh. Teka, oo nga pala, bago ko makalimutan. Yung 1 million subs PS4 Pro giveaway, tinulungan ako ni Ayoy, kaya ngayon nakaisip na ako ng mechanics. Siguro pwede ko nang i-announce sa next vlog. At kung subscriber kayo dito sa channel ko at kung mahilig kayong manood ng premiere every Monday, nako, sigurado, pasok na kayo sa mechanics. At may chance kayong manalo ng PS4 Pro. And in case you missed it, ang mapapanood yung mga footage ay kinunan pa noong June 2013. So mag-ingat sa pagko-comment ng, ay, bakit walang face mask? Ay, bakit walang social distancing? Kasi pag ginawa niyan, baka mabash na naman kayo at mapilitan na naman kayong magpalit ng account. And one more thing, ito yung panahon na feeling photographer ako ng National Geographic. Kaya kung puro slideshow mapapanood nyo at sa ending editin kayo sa videos, eh... alam na. Anyway, doon sa mga nakapanood na nung Disney Cruise Vlog sa Bahamas, by now siguro meron na kayong idea ng mga dapat gawin kung type nyong mag-cruise. Nilagay ko na rin doon yung link para kayo na mismo yung mag-research doon sa presyo ng mga cruise na interesado kayo. Yung mga hindi pa nakapanood, click nyo yung link. Ang ganda, grabe. Promise, ang ganda sobra. So assuming na hindi ko na kailangan i-detalyo yung mga yon, halika na, bumiyahe na tayo. Ang Alaska ay isang state ng USA na makikita sa pinakataas gawing kaliwa ng mapa nila. At para makapag-cruise doon, kinailangan namin bumiyahe from Manila papuntang California, tapos California papuntang Canada para makarating sa Port of Vancouver kung saan magde-depart ang Disney Wonder. Ang itinerary o yung ruta ng cruise namin sa Alaska ay Skagway, Juneau, Ketchikan, tapos balik na sa Canada. Iisa-isayin natin yung mga ports of call na yan, kaya suot nyo na yung mga jacket nyo and let's cruise! Yung first 3 days ay tinatawag na days at sea. Ibig sabihin, babiyahe kayo ng buong maghapon magdamag sa dagat bago kayo makarating sa unang port of call ninyo. During that time, magandang bumawi ng tulog kung medyo na jet lag kayo sa flight. At magandang time din na mag-explore sa ship kung first time yung mag-Disney cruise. Maraming time, maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng kainin sa cruise ship. Kaya I'm sure walang tapon yung days at sea ninyo. Ebidensya, huli ka, ano yan, ha? Very healthy. Nakakatuwa dahil yung pinanggalingan mong port sa Canada, eh marami pang sign ng sibilisasyon. Pero pagising mo,
especially sa third day, yun na, nature trip na. Magigising ka sa announcement ng kapitan na dumating na kayo sa Tracy Arm Fjord. Sabi sa dictionary, ang fjord is a long, narrow, deep inlet of the sea between high cliffs, typically formed by submergence of a glaciated valley. Kung napanood nyo yung Disney movie na Frozen, yung kaharian ni na Elsa at Anna, yung Arendelle, yun ay nasa fjord. Nakita nyo napapaligiran ng mga bundok at mga bangin yung tubig na papunta sa dagat. Ang Tracy Arm Fjord ay parang isang iskinita ng dagat na ang dulo ay isang glacier. Mamaya aalamin natin kung ano yung glacier na yan. Pagdating sa dulo, U-turn na papunta sa unang port of call. And the whole time na umaandar yung cruise ship, pwede kang tumambay lang dun sa deck para ma-enjoy yung view, o kaya kumuha ng pictures, o kaya ay kumain. Meron silang special na eat all you can menu na sinaserve nila sa deck. Kung medyo giniginaw ka na, pwede ka rin kumain sa loob. Merong special Alaskan menu na pinrepare yung mga Disney chef para sa buong biyahe ninyo. Kami naman, meron kaming port adventure the next day, kaya pagkatapos maki-Pixar party, natapos na ang day 3. Kagaya nung kinuwento ko dun sa first Disney Cruise vlog, may option ka na lumabas ng barko, lalo kung nakapagpabook ka ng activity sa port of call ninyo. At ang napagtripa naming port adventure, helicopter ride papunta sa Mead Glacier. Sabi sa dictionary, ang glacier is a slowly moving mass or river of ice formed by the accumulation and compaction of snow on mountains or near the poles. Ibig sabihin yung walang tigil na pagbuhos ng snow na ipon na lahat sa mababang lupa kagaya ng paanan ng bundok o kaya sa isang ilog kaya nag-freeze na siya. At dahil tuloy-tuloy ang buhos ng snow, nasisiksik na yon at nagiging isang malaking tipak ng ice. At pag sinabi kong malaki, malaki talaga. Pwedeng maging kasing laki ng isang city. So anyway, bago kayo sumakay ng helicopter, may ipapapanood sa inyong instructional at safety video para sa glacier tour ninyo. May ipapasuot din sa inyong boots na may spikes para hindi kayo dumula sa yelo at safety vests for emergency. One final check and then, lipad na kayo. Isa sa mga nag-convince sa akin na pumunta sa Alaska ay si Henyo Master Joey De Leon. Sabi niya, pag nakita mo raw yung view na puro snow habang lumilipad kayo, mas lalakas daw ang paniniwala mong merong Diyos at siya lang ang may kayang gumawa ng ganito kagandang view. Yung unang tapak mo doon sa glacier, hindi mo talaga mapipigilang mapawaw. Mapapabuntong hininga ka na lang at may mga ilang segundo na hindi ka makapaniwala doon sa nakikita mo.
Ang tawag dito ay crevasse. Ito ay isang malaking crack sa glacier. Napagsabihan ako nung guide namin na huwag daw maglakad ng paatras dahil may mga crevasse na kasya ang tao at saka hindi nila alam kung gaano kalalim. Yung social na bottled water na Evian, sa mga glacier daw kinukuha yung laman nun. At dahil nasa glacier na kami, uminom na kami ng tubig dun mismo. O edi ngayon, mas social na kami kaysa sa mga social. Yes! Thank you guys very much. You were a good group. After a few minutes ng paglalakad-lakad, balik na kami sa helicopter at lipad na uli pabalik sa ship. At kahit nakita na namin yung view papunta, hindi pa rin namin napigilang mapabilib dun sa nakikita namin. Did you know na ang capital city ng Alaska ay Juneau? Now you know. Ang tawag sa port adventure namin dito is the best of Juneau. At ang unang stop namin is a visitor center. Yung visitor center parang museum, pero ang nakakuha ng atensyon namin ay yung isang tipak na yelo na galing mismo sa isang glacier. At pag tinignan mong maigi, hindi siya kagaya ng yelo na nilalagay natin sa soft drink. Hindi kami masyadong nagtagal dun sa visitor center. Dumiretso na kami sa susunod na adventure, whale watching. Dito sa tour na to, sigurado raw na makakakita ka ng balyena. Pag hindi, bibigyan nila ng $100 ang bawat pasaherong sakay nila. Anim kami sa pamilya, so kung hindi kami makakita ng balyena, bali 6 times 1. Uy, pwede na. Pero kaya pala malakas ang loob nila na mag-offer ng ganun. Eh dahil tambayan talaga ng mga humpback whales sa yung parte na yon ng Juneau. Minsan maghihintay ka ron ng mga 30 minutes, pero minsan daw every 5 minutes meron ka makikitang umaangat sa tubig para huminga ng hangin. At itong mga video na napapanood nyo, eh sana ay ako ang kumuha. Pero hindi. Kagaya ng sinabi ko noong una, feeling National Geographic ako. Kaya looking forward ako na makakuha ng epic na whale tail shot. Pero dahil umaambon at hindi ganun kaangas yung lente ko, ang nakuha ko lang na shot, epic whale fail. Sana hindi lang kami nakakita ng balyena. Para wala na akong fail na makakuha, kumita pa ako ng pera. Moving on. Ang third and last part ng port adventure namin, simple lang pakinggan. Kakain lang kami sa Orca Point Lodge. Ang hindi simple, yung salmon na kinain namin. Ay! Sobrang sarap. Ang ganda pati nung kombinasyon ng masarap na pagkain at magandang tanawin. Dito, nagkaroon ako ng chance na mapicture ng national bird ng Amerika, ang bald eagle. Nakita niyo naman, di ba? Pang National Geographic. Ibig sabihin yan, pwede na akong matulog. Ang next port of call namin ay sa Ketchikan. At ang tawag sa adventure namin ng day 6 is Wilderness Exploration and Crab Feast. Sa tatlong port adventures namin, aaminin ko, dito ako hindi masyadong na-excite. At may dahilan naman kung bakit. Kasi pagkatapos mong makapasyal sa glacier, makakita ng humpback whale at makakuha ng picture ng bald eagle, parang kontento na ako dun sa na-explore kong wilderness so far. At kahit ipinaglihi ako ng nanay ko sa Alimasag, hindi ako mahilig kumain ng crabs. Masyadong mabusisi, tapos kakaparanggot lang yung makukuha mo. Pero dahil wala naman kami ibang gagawin at kasama na yun sa binayaran namin, hindi, sige, go, go, go! As expected, nung sumakay kami sa bangka, parang wala na kaming masyadong nakitang interesting. Pero nung pinakita na sa amin ng tour guide namin kung paano sila manghuli ng mga crabs, dun medyo na intriga ako. Oh,
Ang tawag sa alimasag na to ay Dungeness Crabs. At ang inuhuli lang pala nila ay mga lalaking alimasag. Pag nakita nilang babae, matik na ibabalik sa tubig para manganak at magparami. Yung mga lalaki, hindi rin basta inuhuli. Pag mas maliit dun sa pangsukat nila, binabalik din sa tubig. Kaya pag kumain ka dun sa restaurant nila, alam mong sulit yung kakainin mo. At saka hindi ka masyadong magigilty. And speaking of restaurant, pagkatapos ng tour, bumalik kami sa George Inlet Lodge para sa Eat All You Can Crab Feast. May mga gimmick sila sa umpisa. Tuturuan ka nila kung paano kumain ng alimasag na malaki na itulong sa akin, ha? Kasi hindi nga ako mahilig eh. Siguro sa mga future vlogs, papakita ko sa inyo yung technique na tinuro nila. Yung mga Dungeness Crabs na sinaserve nila, steamed lang eh. Pero talagang malasa tsaka malinamnam. Sinaserve siya with lemon butter sauce na okay naman, pero may nakita kaming Pinay na staff. Kaya nag-request kami ng suka na nilagyan ng maraming bawang. At para sa hindi mahilig kumain ng crabs, ganito karami na kain ko. Hindi ko akalain na ganun pala kasarap ang alimasag. Sa sobrang sarap niya, kinontrata ko na uli yung pamilya ko. Sabi ko sa kanila, babalik kami sa Ketchikan sa Alaska para lang kumain uli ng Dungeness Crabs sa George Inlet Lodge. Alam niya, parang nagutom ako. Pagkagaling sa Ketchikan, bumalik na kami sa Canada at lumipad na pabalik sa bahay namin sa California. At masaya ako. Masaya ako. Hindi lang nung time na nandun kami sa Alaska. Masaya ako kasi sinulit ko yung mga araw, pati yung mga gabi ng biyahe namin. Ngayon na may pandemic at hindi tayo masyadong makatravel, nakukontento na akong balik-balikan yung mga experience namin. Nakakatawa dahil nung ginagawa ko tong vlog, parang naaalala ko pa yung feeling nung unang dating namin sa Alaska. Parang naramdaman ko uli yung lamig ng hangin sa pisngi ko. Naaalala ko yung amoy ng dagat, tsaka ng mga pine trees. At syempre naaalala ko yung lasa ng crabs na sinawsaw sa suka ng maraming bawang. At ang masaya nun, naaalala kong buo kami as a family. Kahit nag-aaway mga bata o minsan nagtatampo si Missy, so okay lang. Kasi nag-aaway sila at nagtatampuhan kami as a family. At para sa akin, na-realize ko, lalo nung naka-quarantine ako, yung ibang bagay, nawawala. But family, family is forever. At sa mga panahon ngayon, ito lang ang masasabi ko. Pamilya lang ang tatalo sa Alaska. Well, that is it for this vlog. BSS, thank you all for watching. And I'll see you on the next Bitoy story. Happy birthday, Kobe!